Hi guys, welcome to my channel. My name is May. I'm a baker and a cake artist here in the Philippines. So in this video, I'm going to share my experience sa NHS Baguio para sa aking medical exam. So by the way guys, I have an ongoing application for work permit to Canada and I just received a medical request from IRCC. So stay tuned until the end guys so you will have an idea kung paano ang process ng medical exam sa NHS Baguio. Kung may scar ka din sa lungs katulad ko, panoorin mo to. So nagbook ako ng appointment online through their website. Search nyo lang guys sa Google. Madali lang naman siyang sundan at magpabook. So madami din naman ang mga slots kaya hindi kayo mahihirapan. So after akong magpabook online, nakareceive ako ng confirmation email. So tip lang guys, para makareceive kayo kaagad ng confirmation email, gumamit kayo ng bagong email address, preferably Gmail account. Minsan kasi nagiging congested na yung inboxes natin kaya hindi na siya nakaka-receive ng mga emails. So regarding naman sa payment guys, nag-deposit na lang ako sa BDO account nila. Pwede din namang magbayad sa mismong clinic na lang ng cash. By the way, ang medical fee for Canada is 13,270 pesos. Para sa may mga tattoo naman at extra ear piercings, additional 840 pesos ang babayaran. Ayan guys, so bago ko pumunta sa clinic, dala ko na ang medical certificates ko galing sa doktor. So tip lang, hindi na kailangan dalhin yung old x-ray films ninyo dahil magbe-base lang sila sa x-ray na gagawin sa clinic nila. Sa may mga history ng TB na katulad ko, kailangan nyo lang ng medical certificate na galing sa doktor na tumingin sa inyo. So, kailangan nakasulat doon ang mga gamot na ininom ninyo. Kailan nagsimula at natapos ang gamutan at pangalan ng doktor. Huwag din kakalimutan dalhin ang original passport at lahat ng required documents na nire-require ng NHS Baguio. Dumating ako sa clinic ng 7:15 dahil ang schedule na nakuha ko ay 7:30 a.m. So mas maganda guys kung mas maaga kayong dumating dahil maaga pa lang mahaba na ang pila. Ayan, so pagdating ko dun sa clinic, pinapila muna kami sa likod ng building malapit sa parking lot. Tinawag nila kami by batch at binigyan kami ng number. So yung number na bibigay sa inyo ang tatawagin nila sa bawat transaction sa gagawin sa inyo. Hindi nila tatawagin yung pangalan ninyo. So mabilis lang naman guys yung proseso kasi madaming staff na nag-assist dun sa inyo sa loob. Pagpasok sa loob ng clinic, bawal na ang cellphone. Iiwan lahat ng gamit sa loob ng locker, maliban lang ang wallet at mga documents ninyo. Umabot lang ng half day ang buong medical exam ko siguro kasi madami din ang nagpapa-medical bound to Canada, Australia, at New Zealand. Okay, so una, kinuhanan ako ng blood pressure, and then yung weight, height, and then visual acuity. Kung gumagamit kayo ng prescription glasses, kailangan nyo din itong dalhin. So after ng vital signs, sa check-up naman ng doktor. So sa check-up naman ng doktor, may mga series of questions lang about ng medical history ko. And then, afternoon, physical check-up na. So, hindi nyo na kailangan maghubad entirely. Ang ginawa lang sa akin, pinataas lang yung aking t-shirt hanggang sa dibdib. At pinababa ang pants hanggang sa tuhod. So, advice ko lang po sa inyo na magsuot kayo ng maluluwag na damit, yung komportable lang. Okay, so nakasuot din ako ng underwear guys, so hindi na kailangan tanggalin. Bali pinaikot lang ako ng isang beses ng doktor tapos tapos na. So after ng doktor, kailangan naman ng urine and blood sample. And then lastly, yung x-ray. Okay, pagkatapos lahat ng lab test, binigyan kami ng final instructions. Again, by batch kaming pinapasok sa isang room. Pwede na lumabas ng clinic pero magstay muna within Baguio City at mag-aantay ng tawag nila sa cellphone. Dito sasabihin kung clear naman lahat or may gagawin pang further tests. So, yun na nga guys. Sa case ko, dahil may scar ako sa lungs from previous TB infection, pinabalik nila ko for another x-ray.
So dito na sasabihin ng staff na kailangan mag-undergo ng sputum test. 3 days itong gagawin sa NHS clinic din mismo ang collection. So before 6 a.m. dapat nasa clinic na. Binigyan ako ng instruction na nakasulat sa papel kung ano ang mga dapat gawin during sputum collection. So bago ang araw ng collection, may ipapanood silang video kung paano mag-induce ng sputum. Every Monday to Wednesday lang ang sputum collection nila. So bawal ng kumain after 10 p.m. night before ng sputum collection. At pwede na kayong kumain after nilang mag-collect. Bago kayo pumunta doon guys, uminom muna kayo ng madaming tubig para well hydrated kayo at hindi mahirapang mag-produce ng plema. Pwedeng mag-toothbrush pero bawal ang lipstick, mouthwash at chewing gum. So pinabalik nila ako ulit ng Monday para sa sputum collection. So pinapunta nila kami ulit sa likod ng building. May maliit na space doon kung saan aakyat kayo sa taas. At may mga upuan na magkakahiwalay. So open space naman yung area at malayo siya sa mismong clinic. Ayan guys, mahirap lang talaga sa umpisa mag-produce ng plema. Pero kung well hydrated kayo, hindi kayo mahihirapan. Napansin ko lang na kahit anong edad pala, kung may nakitang anomaly sa x-ray, pinag-i-sputum talaga nila. May bata kaming kasabay na nasa edad 4 o 5 taon yata siya. Meron din namang mga senior citizens na kasabay kami noon. So, after ng 3 days, binigyan kami ng schedule kung kailan babalik for repeat x-ray. Ang result pala guys ng sputum ay 8 to 10 weeks. At kung may nag-positive sa tatlong yon, dun sa tatlong sputum collection na kinuha sa inyo, tatawag ang NHS para ipaalam na kailangan nyong maggamutan. So ayan guys, sa mga may scars sa lungs na katulad ko, huwag kayong panghihinaan ng loob. Mahigpit lang talaga ang Canada, pero once na na-clear na ang results, ma-approve din ang mga applications natin. Guys, if you are interested, i-share ko din kung paano ako nag-apply ng work sa Canada. So if you like this video at nakatulong sa inyo, please subscribe to my channel, like, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na uploads. Thank you so much. It means a lot to me. Mabuhay po kayong lahat. Bye!